Okay, ang episode ito ay requested ni Wolf Gaming 6 and ni Sir Angelo Rubion. Shoutout sa inyong dalawa. So, hope you enjoy this one. Okay, let's start. Okay, maraming salamat ulit sa nag-request nitong video na to. Uso na rin to sa mga landscape photographer na nasa YouTube, yung What's in My Bag. So, naisip ko na okay din na gawin to. Pwede na rin tong bilang inventory sa buhay ko sa landscape photography. Siguro, taon-taon ko na rin gagawin to before the year ends. So, this is What's in My Camera Bag 2019. So, tara, kunin na natin tong camera bag ko. Alright. Mabigat. O nga pala, this video is not in any way sponsored ng kahit anong brand na mababanggit ko dito. Magbibigay na rin ako ng mga tips sa pagbili sa ilan sa mga gear na ipapakita ko sa inyo. So again, this is Lowepro Freeline BP350 AW kung saan napanalunan ko sa isa sa mga photo contest ni Sir Gigio de Guzman. So maraming salamat sa pagpili ng photo ko last year. Okay, start muna tayo sa labas ng camera bag. Start tayo dito sa pinakamalaki kong tripod. Okay. Then ikaw, dito ka muna. Tabi ko. So dalawang tripod ang ginagamit ko. Isang pang vlog and isang pang photography. At itong tripod na to ay yung pang photography. Gamit ko ay Benro Go Classic 2. So nabili ko to bago ako mag-start gumawa ng mga videos sa YouTube. And hanggang ngayon, gamit na gamit pa din. O nga pala. Shoutout nga pala kay Miss Queen Vinluan and Sir Dave Eran ng Benro Philippines and ng Lightroom Corporation kasi sila yung mga kinulit ko nung pinagawa ko tong tripod ko. So nung nasira itong isang paa nung tripod ko dahil na rin sa maling paggamit ko nung pumunta kami sa Mindoro para mag-shoot ng mga tamaraw. Ayun, natanggal yung isang tripod, then ginawa nila, inayos nila, then nilinis na rin nila itong mga flip-flops ng tripod ko. So yun, good as new ulit siya. So shoutout sa buong team ng Lightroom Corporation and Benro Philippines. Kasi malamang additional 2 years ko pa itong gagamitin dahil good as new siya eh nung bumalik sa akin. And ang ball head na ginagamit ko ay yung Benro G2 ball head. Okay, isang tip sa pagbili ng tripod, alamin nyo muna yung pinakamabigat na setup ng camera nyo. Napakahalaga ng weight ng gear nyo sa pagpili ng tripod. Dapat yung capacity ng tripod and ball head nyo, kayang-kaya yung pinakamabigat na weight ng gear nyo. Para maiwasan na rin na bumagsak yung tripod or yung ball head biglang bumagsak kasi masyado mabigat, di kaya nung capacity ng ball head. Napakahalaga nun bago bumili ng tripod. Next one is my vlogging tripod na malamang ngayon nyo lang makikita. So, nung nagsimula akong gumawa ng mga video sa YouTube, ang unang gamit ko ay GorillaPod. Pero nakukulangan ako sa capability niya kasi hindi ako makakuha ng mga walking shots. Dahil maliit nga lang siya, pag nilagay ko sa lapag, yun, hindi ko makulan yung sarili ko na naglalakad. Then isa pa, pagka nasa gitna ako ng dagat or ng ilog, hindi ko rin alam kung saan ko ibababa yung GorillaPod. Kaya bumili ako ng isa pang tripod. Pero mas maliit siya. This Benro Slim tripod. Sa Amazon ko pa siya nabili kasi nung mga panahong naghahanap ako ng maliit na tripod, walang available yung Benro sa Pilipinas. Pero don't worry, alam ko meron na sila dito stock sa Pilipinas. Anyway, speaking of Amazon, ilalagay ako sa description ng video na to yung mga links or kung saan pwede bumili ng mga binabanggit kong gear dito sa video na to para hindi na rin kayo mahirapan sa paghanap. Pwedeng link ng isang store or Amazon affiliate link. Siguro pareho na lang din ilalagay para kung saan kayo convenient. Okay, pakita ko lang kung gaano katangkad itong mga tripod ko. Ito yung gamit kong vlogging tripod, Benro Slim, yung kulay blue na yan. Tapos ito naman yung gamit kong photography tripod, yung Benro Go Classic 2. Okay, so ganito sila katangkad. Yung vlogging tripod ko, kadalasan naman hindi siya ganyan, maka-extend. So hanggang dito lang. Yan, okay na rin siya kasi sineset-up ko siya malayo sa akin pagka naka-tripod ng ganito. Then yung photography tripod ko, so, mas matangkad pa sa akin. Tangkad. Pero again, kadalasan di naman in-extend to.
kasi mas prone siya sa ano, sa shake pag gantong naka-extend tong yung center column niya. So hanggang dito lang siya kadalasan. So tamang-tama lang eye level yung sa camera pag sisilip ako. 'Di ba? Hindi yung pag mababa nakahukot tayo eh. So okay na okay yung gantong tripod. So magandang investment yung tripod talaga sa landscape photography kasi mga sinushoot natin, malalakas yung alon, tapos mahahangin. So kailangan talaga ng sturdy tripod. Carbon fiber na rin siya yung binili ko para talagang investment na talaga. Saka mas magaan siya pag carbon fiber. Hindi katulad sa aluminum. Mabigat siya. So tamang-tama siya lalo na pag-akit ako ng bundok. So next, dito naman, sa harap, sa pinakamaliit na pocket, nandito yung raincoat niya. Kaya dun sa pangalan ng camera bag na to, may AW kasi all-weather ang ibig sabihin doon. Sabihin, kahit anong weather pa yan, kayang-kaya na tong bag na to. Kung lumakas man yung ulan, meron tayong raincoat na pwedeng-pwedeng ipangpatong sa buong camera bag. Napakalaga ng camera bag ha. Mahal-mahal ng mga gear natin, tapos ilalagay mo lang sa kumurahin or pipitsugin na camera bag. Kawawa-kawawa naman yung mga gear mo, diba? Kaya okay din na mag-invest sa camera bag kasi ito yung magpoprotekta sa mga gear natin. Okay, lagay ko muna dito. Next, dito na tayo sa likod. Sa pinakalikod na compartment niya, meron lalagyan na ng laptop. So I think 15-inch na laptop. Then, dito tayo ngayon sa top compartment. Yan. Dito na yung mga gamit ko. So first, ito nilalagay lahat ng battery ko. Battery ng pa-photography, then battery ng vlogging camera. Lahat nandito. So ang ginagawa ko nga pala, bumibili ako ng third party na battery na may kasama ng naka-USB na chargers. Para kahit nasa bundok ako, makapag-charge ako gamit yung power bank. So yun, yung vlogging camera ko, merong dalawang extra battery. Then yung photography camera, merong isang extra battery. Hindi ko nga mag-gets bakit yung mga camera charger ngayon, hindi naka-USB. So, kailangan mo pang nansaksakan para ma-charge yung battery nun. Kaya yun, very helpful nung mga gumagawa ng third-party battery na may USB charger. The next, may dala ako torch or flashlight. So, very helpful nito lalo na pagka madaling araw yung shoot natin or night shoot. Pagka mag-astrophotography tayo. The next, isa sa mga camera na lagi kong dala ay ang GoPro Hero 3 Plus. Itong pinakaunang camera na binili ko sa buong buhay ko. Around 2015 pa yata ito. Makikita natin sa likod, wala siyang screen. So hula gaming tayo pag nag-shoot. Well anyway, dinadala ko ito para pag gusto kong kumuha ng mga footages na may perspective ko. Kasi gusto ko yung effect nung mapapakita ko sa inyo yung perspective ko. Kumbaga, parang kayo na rin yung nandun sa location pagka pinapanood nyo yung video ko. Gusto ko mapakita yung mga ganun. So yun, very helpful na itong GoPro na to. Pero pag nakaipon, gusto ko na siyang palitan ng Hero 8. Kasi itong Hero 3 Plus, hindi makarecord ng audio ng mabuti. Dahil meron pa siyang casing. Kailangan pang ilabas yung pinaka-GoPro para makapag-record ng audio. Yun, iba na yung mga bagong GoPro ngayon, kaya natetempt akong bumili. Pero wait, laptop muna. Kailangan ko nang palitan yung laptop ko, guys. Kasi sobrang bagal talaga niya. Kaya hirap na rin akong mapaglabas agad ng video. Well anyway, GoPro Hero 3 Plus. Okay, tuloy tayo sa bag. Susunod na laman ng bag na to ay ito, mga filter ko. Nisi Filter Starter Pack. So, kwento ko lang sa inyo guys, yung una kong ginamit na ND filter ay yung tigwa 100 na plastic ND filter. Ayun, nagsisi ako kasi sobrang sama nung color cast niya guys. And nakaka-degrade talaga siya nung image. Kasi nga, yung camera mo, nilagay mo ng plastic sa harap. So, yung sharpness niya sobrang nababawasan din. Iba yung kulay na lumalabas. Hindi katulad ng mga filter na glass, katulad nito. So yan, balik tayo dito sa PC Starter Pack. Ang mga laman nito ay malamang napanood nyo na or nakikita nyo na to sa mga video ko sa YouTube. First, square ND filter. This is 6-stop ND filter. Para saan ang ND filter? Mga ND filter, kung para sa mga hindi pa nakakaalam ay
para siyang shade or sunglasses ng mga tao. Pag sobrang liwanag, then gusto mo pang gumamit ng mas matagal na shutter speed. Pero pag in-adjust mo yung shutter speed, mag-overexpose na yung shot mo, gamit ka ng ND filter para mabawasan yung light na pumapasok dun sa lens mo. May iba't ibang level ng pagkaitim ng ano ng ND filter. May 3 stop, then ito 6 stop, then ito yung isa 10 stop. Sobrang itim na talaga niya. Pagtanghaling tapat siguro mga 30 seconds lang magagawa mo dito. Kaya ginagawa ko pagtanghali, tanghaling tapat, then gusto mag long exposure, pinagsasama ko tong 6 stop saka 10 stop ND filter. Ang problema nga lang, kada nagdadagdag ka ng glass sa harap ng lens mo ay babawasan ng quality yung sharpness ng lens mo or ng shot mo. Kasi ang daming pagdadaanan ng light bago makarating dun sa sensor mo. Kaya kung gusto mo talaga mag long exposure, mas magandang bumili ng 15 stop ND filter. Ngayon, wala pa sa budget ko kaya patong-patong muna tong 6 stop saka 10 stop. Okay, isa pa. Isang klase pa ng filter ay graduated ND filter. Mas mahaba siya. Ginagamit to para sa sky. Kasi yung source ng light natin sa landscape ay nagagaling sa sky kasi nandun yung araw. Kaya pagka masyado maliwanag yung araw, hindi na kaya ng camera natin yung dynamic range ng buong scene. Kailangan natin gumamit ng graduated ND filter para yung exposure ng sky natin mas mapalapit sa exposure nung sa ground. And bakaya nung camera natin yung buong dynamic range ng scene. So yun, graduated ND filter ang tawag dito kasi from top, may itim siya, then gradually siya nagiging clear. So ginagamit talaga siya for sky. May tatlong klase ng graduated ND filter. Itong soft edge graduated ND filter, may medium, may hard graduated ND filter. Then may iba't ibang stop din eh. Itong sa akin ay 3 stop soft edge graduated ND filter. O nga pala, meron din palang reverse graduated ND filter. Ito naman yung sa gitna ng graduated ND filter pero nasa gitna yung pinakamaitim. Then gradually nag-clear pataas. Ginagamit yun pagka sunset na or yung araw nasa horizon. Ayan. Next, dito sa filter box natin ay CPL. Dito muna tayo sa CPL. Okay, isa pang tip. Kung gusto mong bumili ng filter, pero kulang sa budget, unahin mo yung CPL. Kasi yung effect ng CPL ang hindi kayang i-create sa post-process. Kasi ang CPL ay nagtatanggal ng glare or mga reflection sa dahon, sa tubig. Ayun ang hindi magagaya sa post-process kasi once na makuha ng camera natin yung reflection na yun, yun na yun, hindi na kayang tanggalin sa post-process. So isang tip yun pagka kulang tayo sa budget. Another one is filter holder. Ito tayo maglalagay ng mga ND filter tulad nito. Ang kayang i-hold niya na filter ay tatlo. Next. Tapos na tayo sa top compartment. Ito naman tayo sa dalawang gilid kung saan nakalagay yung mga camera ko. Bago tayo magpatuloy, gusto ko lang i-shoutout tong mga nagpapa-shoutout sa akin dito sa channel na to. Konti lang to eh. Iba dito sobrang tagal na last year pa yata. So yun. Shoutout kay Sir Joey Bobias. Ay, nakalagay dito one year ago pa. Shoutout sa'yo. Ewan ko kung nanonood ka pa rin hanggang ngayon. Next, shoutout kay Joshua Glenn Bagaforo. Shoutout bro. 11 months ago pa to. So, isa pa, shoutout kay Sir Ivan Balais. Shoutout sa'yo, Sir Ivan. 4 months ago, nag-comment siya sa isang video. Shoutout kay Kurt Justin Herrera. Shoutout sa'yo, pre. So, unahin natin, bago yung camera, ay itong pouch na to. Dito ko nilalagay yung mga panlinis ko ng lens, ng filter, at ng camera. So, isang tip sa paglilinis ng lens, unahin muna natin i-brush yung glass ng lens bago natin punasan ng microfiber cloth. Bakit? Example, merong sand particle. Merong maliliit na sand or dumi dun sa lens natin. Once na pinunasan agad natin, ang mangyayari, yung particle na yun, or example nga, yung sand, magagasgas lang dun sa lens. Kasi mas
ipupunas natin to eh. Mas magandang i-brush muna natin para yung mga malalaking particle dun sa lens natin matanggal. Then, blow. Saan natin pupunasan. Isang tip ulit, lagi tayong magdadala ng more than one na microfiber cloth. Kasi di natin alam kung kailan yung times na sobrang punas natin, basang-basa na pala yung microfiber cloth natin. So mas maganda may extra ka para kung mangyari man yun, lalo na pag nag-shoot ng waterfalls and malakas yung mist, meron tayong extra ng microfiber cloth. So yun, next sa ating mahiwagang bag. Dun-dun-dun-dun. Ito na yung isa sa mga camera ko. Ang vlogging camera ko. So, ginagamit kong vlogging camera, nung nag-i-start pa lang ako gumawa ng YouTube videos ay Nikon D5300. Kaso, nangyari, nalubog siya sa dagat, tubig dagat. Kaya yun, wala na talaga. Sira na siya. Sayang nga kasi, ang ganda pa naman nung pinuntahan namin nung araw na yun. Nagamit ko lang na pang video ay yung GoPro Hero 3 Plus. So, kung hindi nyo pa napapanood, nandito lang yung video na yan. Yan, ginawa ko na lang. Voice over. Well, anyway, afternoon ang napag-desisyonan ko ng bilhin ay Canon M50. Kasi first, inisip ko yung weight niya. Para mabawasan yung weight na dala-dala ko sa, lalo na pag umakit ang bundok, ang hinanap ko ay yung maliit na camera lang. Na swak naman yung Canon M50, then may dual AF. So, yun. Kaya hindi ko na pinoproblema yung focus ng camera. Lagi na siyang nakafocus sa mukha ko. Yun. Ang lens na gamit ko for vlogging is Canon EFS 10-18mm. Na shoutout sa ama ko. Galing kay daddy ko. Hindi na niya ginagamit kasi hindi ito pwede sa full frame camera. Yun, sobrang laking tulong nito kasi hindi na puro mukha ko yung nakikita niyo pag nag-vlog ako. Kasi wide na siya. Ginawa ko na lang, bumili na lang ako ng adapter from EFM mount to EFS mount na lens para magamit ko siya dito sa Canon M50. So yun. And next, dito naman tayo sa kabila. Saan nandito yung telephoto lens ko na Tamron 18-200. So ito yung unang lens na binili ko. Ang panahong hindi ko pa alam kung saan genre ako ng photography mapupunta. Nagamit ko na ito sa noong nag-travel kami. And then sa concert photography, nagamit ko na rin sa food. Portrait, nagamit ko na rin siya. And hanggang ngayon sa landscape photography. Nagamit ko to lalo na pag gusto kong kumuha ng mga detail shot ng landscape. And the last ay yung photography camera ko. Then ito yung ginagamit kong camera for photography. Nikon D7200 crop sensor. Yun, kaya nag-asam-asam pa rin ako hanggang ngayon ng makapag full frame. But anyway, okay na okay siya kasi weather sealed na tong camera na to. Kaya kahit umuulan, go pa rin sa pag-shoot. Huwag lang malulubog ulit sa tubig dagat kasi ang kalaban ng lahat ng gadgets ay tubig dagat talaga. Nakakabit naman dito sa camera na to ay wide lens ko, ang Tokina 11-16. So after kong bumili ng Tamron 18-200, then nung na-inlove na talaga ako sa landscape photography, saka ako bumili ng wide lens. Although wala siyang vibration compensation or reduction, hindi ko naman kailangan kasi lagi akong gumagamit ng tripod. So pag naka-tripod ka, lagi mong i-off yun kasi yun lang yung magkakos ng shake dun sa image mo. Okay, balik tayo dito sa camera bag ko. Nagustuhan ko dito sa camera bag na to, maliban sa weather sealing niya, itong compartment sa loob. Kasi pwede mong bago-baguhin yung compartment sa loob. Kung nababago yung mga gear mo, katulad nung pumunta kami sa Mindoro, nung nanghiram ako ng 150-600 lens ng Tamron, so malaki yun, binago ko lang yung compartment para mag-gasha dito. Then pati yung ibang gear ko. So yun. Kapag inalis mo, pwede mo siyang gamitin na as regular bag. Kaya okay niya siya. Balik ko lang. So that's it guys. Maraming salamat sa panonood. I hope na may nakuha kayo kahit papano dito sa video na to. And Happy New Year! Kita-kita tayo sa 2020 and I hope na supportan nyo pa rin tong channel na to. And kung may mga kakilala kang nahuhumaling sa landscape photography, pakalat nyo tong channel na to para mas dumami pa tayo. Yun! See you in my next episode. Bye!